continuation po ng aking ang aking kwento dito sa Toronto. Yun, pinapaupahan ko po yung apartment ay yung basement. Laking tulong din po yun kasi nga hindi namin hindi buo yung binabayad namin sa bangko, hindi buo na kinukuha namin sa aming bulsa kundi sa aming mga renters. So yun din po ang kagandahan, strategy kung paano po kayo makasurvive sa inyong mga mortgage payment. And then at the same time po na I'm a full-time mom. And paano nga ba ako sana kumukuha ng aking income pambayad ng mortgage? Kahit po may renters kami, meron din pa rin po akong talagang babayarin. Mortgage po yung hindi naman po kumpleto na kukuha namin sa renters yon. So at least meron din pa po akong like 1,000, mga 1,500 na binabayaran sa mortgage. And then bills. So all in all, ang ano po natin, binabayaran natin is 2,500 a max, a minimum lang po yun. So, paano ko nakakasurvive? Dahil po sa aking sinalihan after my maternity leave na aking digital online business. So, dito po ako nakakasurvive. Yung digital online business po ang nagbibigay sa akin ng aking pambayad sa mortgage at saka sa mga bills na rin and then insurance. So, mga nanay dyan, mga parents po dyan. So, kung gusto nyo pong mag-umpisa rin ng inyong mga business, tiyakin po na ang inyong sasalihan suportado po sa komunidad at tiyakin po na talaga naman pong legit. Okay? Kasi po yung sinalihan ko na business na ito is legit po. Nagbabayad po kami ng tax. Mayroon po kaming T4 na fina-file sa Canada, Revenue Canada, para po sa aming taxes. So, legit na legit po yung pinasukan ko. At siya rin pong pinasukan kong business na siya ang nakakapagbigay sa akin ng aking income every month po. So, sa mga nanay dyan, lalo na po sa mga taga Toronto, kaway-kaway dyan, follow us for more videos po sa mga update po kung paano makasurvive dito sa buhay abroad. Okay, random videos po. Salamat po for more videos. Follow us. Ophelia Osho po. Bye!